Ang krematorium ay nasa loob ng Lumang Baysa Cemetery, isang bagong gusali sa gitna ng mga lumang nicho. Nakatiwangwang ang proyektong ito ng mahabang panahon hanggang nagpa siya ang Quezon City Government na buksan nito para gamiting pang-cremate ng mga residente ng Quezon City na mamamatay sa COVID-19 o sa mga sakit na maaring konektado rito. Kumpleto sa personal protective equipment o PPE ang mga nagpapatakbo ng krematorium. Nakita namin ang higpit ng sinusunod nilang panuntunan nang dumating ang isang ambulansyang dala ang pangatlong labi sa araw na iyon. Tulak-tulak na sana ang katawang nasa stretcher nang sandali pang magdiskusyon sa entrada ng krematorium ang mga tagapaghatid ng katawan at taga-krematorium dahil maghimaypit daw na ipinagbabawal sa kanilang hawakan ang patay. Kailangan pagbaba daw ng ambulansya ay diretso na paloob ng crematory machine. Nakakumpletong PPE din ang mga tagapaghatid. Kita rin balot na balot ang mga labing dinadala. Hindi na binubuksan para hindi na makontamina ang mga humahawak dito. Ang mga kaanak ng mga namatay nasa isang tolda lamang sa labas naghihintay. Hindi na natin sila kinunan ng kamera bilang respeto sa kanilang pagluluksa. Pero pagkatapos i-cremate ng katawan, muling binabalot sa plastic ang abo at siniselyuhan pati ang mismong urn para walang abong nakakalabas. Iniabot lamang sa mga kaanak ng walang seremonyas ang urn na ito at inuwi na lamang nila para sila doon magluksa. Ayon kay Paolo Hipolito, ang supervisor ng Baysa Crematorium, may halo ring takot ang kanilang ginagawa pero hindi raw sila aatras. Ang problema may kasalukuyan pang kinikremate ay may dumating pang isang patay. Puno na ang dalawang machine kaya napilitan ang mga tagapaghatid na iparada muna sa init ang sasakyan kung nasaan ang bangkay habang hinihintay na may makinang mabakante. Naghanap na lang ng masisilungan ang mga tagapaghatid dahil balut sila ng makapal na PPE. Nagpahayag naman ang takot ang ilang residente ng Barangay Baysa dahil sa pagbubukas ng krematoryo para sa mga pasyente ng COVID-19. At humiling sa pamahalaan ng Quezon City na dagdagan ang mga proteksyon para sa kanilang nakatira malapit sa krematorium.